Hi, hello mga kayami! It's me again, Susan, and welcome back to my channel, Sanjudel's Vlog! Medyo matagal-tagal tayong di nakapag-vlog mga kayami, kaya isang matamis na recipe ang aalay ko sa inyo ngayon. Pero bago yan, i-enter muna natin ang ating pangmalakasang intro. Intro, pasok! Matamis na recipe ngayon, tatlong ingredients lang ang ating kakailanganin. Una, condensed milk. Tapos, ang ating Nestle cream na dalawa ang kailangan natin sa recipe na to. At ang pangatlo ay ang cream o any biscuit na cookies and cream flavor. Gagamit tayo ng electric mixer para maging smooth at fluffy ang ating mixture. Umpisahan na natin. Ngayon, dudurugin lang natin ang ating mga biscuits dahil ito ay ihahalo natin sa ating mixture. Para-paraan na lang mga kayami kung paano nyo madudurog ng maayos ang inyong mga biscuits. Dalawang texture ang gagawin natin sa ating biscuits. Una, yung magiging powdered na siya. At pangalawa, yung may pagka-chunky pa siya. Ngayon, tapos na tayo sa ating mga cookies. Isiset aside muna natin ang mga ito. Bubuksan na natin ang ating condensed milk at dahil walang can opener ang inyong lingkod, kutsilyo ang ating gagamitin. Babala po, kung hindi kayo marunong magbukas ng mga dilata sa ganitong paraan, kunin nyo na ang inyong can opener. Gamitin nyo na ito para hindi kayo masugatan. Buksan na natin ang ating dalawang Nestle cream. Tandaan mga kayami, kailangan ang ating mga Nestle cream na chilled overnight. Para sa ganon, pag nag-whiff na tayo, mabilis itong maging fluffy at smooth. Ngayon, ibubuhos na natin sa ating mixing bowl ang ating dalawang Nestle cream. Ngunit, walang mixing bowl ang inyong likod kaya gumamit na lang ako ng plastic container para gamitin natin mixing bowl. Ngayon, mag-start na tayong mag-whiff mga kayami para maging fluffy and smooth ang ating Nestle cream.
naman, ilalagay na natin ang ating condensed milk. Lang mga kayami ah. Sisimutin ko lang ito. Sayang eh. Pagkatapos nito, imimix lang natin ulit para mag-combine ng maayos ang lasa ng condensed milk. At ngayon mga kayami, ia-add na natin ang ating pinulbos na cookies. Sa inyo na kung gaano karami ang ilalagay nyo. Pero para sa akin, mas marami, mas masarap. Haluin lang natin ito gamit ang kutsara para ma-distribute ng maayos ang ating pinulbos na cookies. Ito, isasalin na lang natin siya sa ating mga maliliit na lalagyanan. Ito na ang ating mga maliliit na container. At yung ilalagay ko dito ay yung mga cookies na chunky. Kaya ako ginawa ito, nalagyan sila ng chunky na cookies sa ilalim ay para yung bambagang may pa-surprise sa ilalim, yung paubos na ang ice cream mo pero may surprise pa, chunky cookies pa. Chunky cookies pa more. Lang nating maghintay ng rise time para mailagay natin sa freezer ang ating ice cream. Parang pag-ibig lang yan eh. Hihintayin mo ang right man or woman na para sa iyo.
Ayan, nalagyan na natin ng laman lahat ng container. Pero hindi pa tapos yan, may pa-toppings pa. Po ang ating ice cream, cookies and cream flavor. Thank you for watching mga kayami. I hope you like it. Don't forget to subscribe, like, hit the bell so that you're always updated on my new vlogs. See you on my next vlog. Bye!